So, bago yan, i-recall muna natin paano tayo mag-multiply, mag-a-add, mag-subtract, and divide ng fraction. So, example muna tayo. Halimbawa, meron tayong 1/2 times 2/3. Okay, so, kapag ganito class, magta-times kayo ng fraction, ito, madali lang to kasi ang tina-times lang natin is numerator times the numerator and then denominator times the denominator. So, sagutan natin. We have 1/2 times 2/3. So, 1 times 2, this is 2 over 2 times 3 ay 6. So, ang sagot natin ay 2 over 6. Pero, pwede pa natin siyang isimplify by getting its lowest term. So, si 2 over 6, si 2 tsaka si 6, pwede natin i-divide yan pareho kay 2. Okay, so divide natin sila pareho kay 2 para ma-lowest term natin. So, ang sagot natin, 2 divided by 2 ay 1. And then, 6 divided by 2 ay 3. So, ang final answer natin ngayon ay 1/3. So, ganyan lang po mag-times. Paano naman kapag magta-times kayo ng whole number at saka ng fraction? So, lagi yung tatandaan class na yung whole number natin, meron yung imaginary 1 na denominator. Okay, so, ita-times mo sa fraction and then susundin mo lang din kung paano natin minultiply yung nasa yung unang example. So we have 4 times 1 is 4 over 1 times 1 ay 3. So we have 4/3 or 4 over 3 and then yan yung sagot natin. Okay? So paano naman tayo mag-a-add ng fractions? So sa pag-a-add kasi ng fractions class, mas madaling mag-add ng fraction kapag ang denominator ay magkapareho o similar fractions na tinatawag. Halimbawa, meron tayong 1/5 plus 3/5. Pag pareho ang denominator, ang gagawin nyo, yung sasagot nyo, kukopyahin nyo lang yung denominator na pareho. Kung ano yung denominator nila, tapos yung numerator, yun lang yung i-add mo. 1 plus 3, we have 4. So, ito na yung sagot natin. Okay? So, ganun din sa subtraction. So, paano naman kapag ka ang denominator ay magkaiba? So, gagawin lang natin, tuturo ko sa inyo paano kukunin yung easiest common denominator ng ina-add natin. Halimbawa, meron tayong 1/2 plus 1/4. Okay? So, halimbawa, meron tayong ganyan. Okay? So, easiest common denominator, paano nga ba yung kinukuha? So, una, so, syempre, itong 2 at saka yung 4 yung ating denominator. So, para makuha natin yung common denominator, kailangan makuha natin yung equivalent fraction nila. Yung equivalent fraction, yun yung same value, same lang ang kanilang value, pero magkaiba yung kanyang numerator at denominator. So, paano kukunin yun? So, ganito lang siya class. Itong 4, denominator natin, ita-times natin si 1/2 dun sa fraction na kung saan pareho ang numerator at denominator gamit ang denominator nung isang fraction. 4 times over 4. Si 1/4 naman, ganun din. Okay? So, ita-times lang natin si 1/4 sa isang buong fraction na pareho ang numerator at denominator gamit ang denominator nung unang fraction. So, ito ay magiging times 2 over 2. Okay, equals. Ayan. 4 times 1 ay 4 over 4 times 2 ay 8 plus 1 times 2 ay 2 over 4 times 2 ay 8. So, mapapansin nyo, pareho ng 8 ang denominator. So, gagawin na lang natin to. So, ito ay magiging 4 plus 2 ay 6 over 8. Pagdating dito, pwede natin siyang i-lowest term pa. So, si 6 over 8, pwede pa siyang i-divide. Pwede i-divide pareho si 6 tsaka si 8 kay 2. So, final answer, 6 divided by 2 ay 3. Over 8 divided by 2 ay 4. So, ang sagot natin ay 3/4. So, kapag magkaiba, actually class, pwede na naman lang din natin kunin yung kanilang common denominator. Pwede naman natin gamitin dito ay 4. Pero ito kasi ay pwedeng gamitin sa kapag malalaki na yung numbers natin.
para hindi na kayo nag-iisip ano nga ba yung kanilang common denominator. So ganito na lang. Okay, so halimbawa, meron tayong exponential form. K raised to 1/2 times K raised to 1/2. Okay? So, pwede natin ditong i-apply si product of a power na kung saan ang rules natin doon, pag pareho ang base, kinokopya lang natin yun sa sagot natin, and then ang ginagawa sa exponent ay ina-add. So we have 1/2 plus 1/2. So walang magiging problema dito since pareho naman ang denominator ng ating exponent. Okay, so magiging k, i-add nyo lang yung numerator, 1 plus 1 ay 2, over copy nyo lang yung common denominator na 2. And simplifying this, alam natin na si 2 divided by 2, that is equal to 1. And then kapag ang exponent natin ay 1, no need to write na yung 1. So final answer natin ay k na lang. Okay, so let's have another example. Suppose we have a raised to 2/3. Quantity A raised to 2/3 raised to 2. Ayan. So this time, gagamitin natin si power rule na kung saan yung exponent sa loob ng ating parenthesis, ita times natin sa exponent na nasa labas. So ito ay magiging A raised to 2/3 times 2. So multiplying fraction and a whole number. So, ang minumultiply lang natin dito ay yung whole number tsaka yung numerator, which is 2 times 2 ay 4. We have A raised to 4. And then, copy lang natin si denominator na 3. Okay, so, eto na yung final answer natin. Okay po, intindihan. Okay? Okay, paano naman natin isi-simplify yung expression na kung saan yung base natin ay number, at meron siyang exponent na fraction. So, ito ay madali lang. Basta kailangan ng class, kung matatandaan niyo yung lesson ninyo nung grade 7 kayo, yung mga square roots na, yung mga perfect squares natin. Okay, so madali lang siya. Yung ibinigay ko lang dito example ay mga perfect squares. So, ano ba yung perfect squares? Ito yung number na meron siyang factor na magkapareho, dalawang factor na magkapareho. So dito class, titingnan muna natin, depende kasi kung ano yung denominator ng exponent mo na fraction. Okay, so halimbawa yung unang example natin, 49 raised to 1/2. So ang exponent natin dito ay 1/2, ang denominator natin ay 2. Okay? So, dahil 2 yung ating denominator, ang gagawin mo class ay maglilista ka or mag-iisip ka ng dalawang factor ni 9 na dapat ay magkapareho. Okay? Ulit. Pag dahil 2 ang denominator ng ating exponent na fraction, iisip ka ng factor, dalawang factor, kasi 2 yan, dalawang factor ni 9 na kailangan ay magkapareho. So, ano ba yung factors ng 9? So, ano-ano yung mga factors ng 9? Okay, so, ililista mo lang, tapos titingnan mo doon, ano yung dalawang factor ang magkapareho. So, meron tayo ditong 7 times 7 ay 49. So, ibig sabihin class, 49, dito ko lang sulat. So, ang factor ng 49, dalawang factor ng 49 na magkapareho ay 7 times 7. 7 times 7 ay 49. So, ibig sabihin, 49 raised to 1/2, ang sagot natin dito ay 7. Okay? Ganon din sa second example natin, 16 raised to 1/2. So, ang exponent natin dito, ang denominator ng fraction ay 2. So, ibig sabihin, dalawang factor ulit ng 16 na magkapareho. So, ano ba yung mga factor ng 16? Dalawang number na pag binultiply ay 16 ang sagot. So, we have 4 times 4. 4 times 4 ay 16. So, ibig sabihin, 16 raised to 1/2 ay 4. Okay? So, paano naman kapag meron tayong third example?
Halimbawa, meron tayong 1,000. 1,000 raised to 1/3. Okay. So, dahil ito ay 3, 3 yung nasa baba na yung denominator ng exponent mong fraction. So, ang iisipin mo naman ay tatlong magkakaparehong factor na kapag minultiply mo, ang sagot ay 1,000. So, ito ay 10 times 10 times 10 ay 1,000. So, ibig sabihin, 1,000 raised to 1/3, ang sagot natin ay 10. Isa pa, number 4. Halimbawa, meron tayong 27 raised to 1/3. Ayan. Ayan na, 27 raised to 1/3, 3 ulit ang denominator ng exponent natin na fraction. So, isip ka ulit, factor ng 27, tatlong factor ng 27 na kapag minultiply mo, ang sagot ay 27. So, ito ay 3 times 3 times 3. So, 3 times 3 ay 9, times 3 ay 27. Ibig sabihin, ang sagot natin dito ay 3. O, ganyan lang siya. So, paano naman class kapag ang given natin ay ganito, 36 raised to 3 over 2, 3 halves. So, hindi na 1 ang ating numerator ng exponent natin. So, ganito lang yan. Ang unan yung gagawin, okay? Unan yung gagawin, dito muna tayo tingin sa baba. Okay? Ito muna yung intindihin natin, yung denominator na 2. Okay? So, isip ka lang ng dalawang number na kapag dalawang magkaparehong number na kapag minultiply mo, ang sagot ay 36. So, ito ay 6. So, 6 times 6 is 36. Okay po. So, yan. Pero ang kukunin mo lang dyan ay isa lang. So, dito na lang natin ilagay. 6 times 6 ay 36. Okay? So, ang lalagay natin dito ay 6. Ngayon, itong natitirang 3 numerator ng ating exponent na fraction, i-cube mo lang yan. So, ito ay magiging 6 times 6 times 6. Pwede kayong gumamit ng calculator. 6, ayan, pakita natin. Times 6, times 6. Okay, so we have 216. So, lalagay mo na dito ngayon, 216. So, ito yung sagot natin. Okay po. So, isa pang example. Halimbawa, meron tayong halimbawa, meron tayong 4 raised to 5 halves. Unahin natin yung baba. Isip ka ng dalawang magkaparehong number na pag minultiply mo, ang sagot ay 4. So, ito ay 2 times 2 ay 4. So, lalagay mo dito ay 2. Tapos, yung 5 na natitira, 2 raised to 5, ayan, mag-times ka lang ulit. Pwedeng 2, we have 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Lima na yan, 2, 4, 5. Ayan. We have 32. So, ganyan lang po siya. Okay? So, I hope naintindihan, nakatulong sa pagsagot ng inyong module. Again, huwag kakalimutan mag-subscribe.